Magandang araw. Ang ating babasahin talata pa sa araw na ito ay hango mula sa Matthew chapter 9 verses 16 to 17. But no one puts a patch of unshrunk cloth on an old garment, for the patch pulls away from the garment and a worse tear results. Verse 17, nor do people put new wine into old wineskins. Otherwise, the wineskins burst and the wine pours out and the wineskins are ruined. But they put new wine into fresh wineskins and both are preserved. May the Lord bless the reading of His Word. Dito sa ating binasang talata, ito ay nasa konteksto na kung saan ang disipulo ni Juan ay nagtanong sa Panginoon, bakit kami nag-aayuno katulad din ng mga Pharisee? Subalit yung mga kasamahan mo, yung mga disipulo mo, yung mga alagad mo ay hindi nag-aayuno. Kaya dito sinabi ng Panginoon, kung inyo mapapansin, and Jesus said to them, the attendants of the bridegroom cannot mourn as long as the bridegroom is with them, can they? But the days will come when the bridegroom is taken away from them and then they will fast. Ito yung katugunan ng Panginoon doon sa layunin niya na sinabi niya na ang kanyang mga alagad ay hindi sumusunod doon sa existing ng mga patakaran ng reliyon noong kapanahon na nayaon. Kaya dito natin makikita din na marami sa mga Hudyo ng araw umaasa ng isang misaya na magpapalaya sa kanila mula sa galamay ng mga Romans, no, ng mga Romano. Pero nakakalimutan nila na ang layunin ng Panginoon ay hindi lamang magkaroon ng physical na kalayaan, kung hindi higit sa lahat, magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan, magkaroon ng kalayaan ng mga tao mula sa kasalanan, at magkaroon ng reconciliation mula sa tao at sa Panginoon. Yun ang talagang naisin ng ating Panginoon. Kaya sa verse natin binasa kanina, makikita natin dito na hindi maaaring ipapatch up ng Panginoon ang mga problema ng relihiyon ng unang araw. Sapagkat magkaiba po yung kaparaan ng pagsamba sa Panginoon noong kapanahonan na ito ay nasunod unang mga maraming mga taon ang nakalilipas. Ay dito natin makikita na ang layunin ng Panginoon, ang gospel ng Panginoon, hindi magmamas doon sa kaparaanan ng reliyon noong araw. The gospel of Jesus is about salvation. The gospel of Jesus is about changing lives. Kaya nga dito sa atin, sa ating kapanahonan sa ngayon, ang layunin ng ating Panginoon na hindi tayo bigyan ng lahat ng ating hinihiling o na ating mga pangailangan, subalit ang layunin ng Panginoon ay una sa lahat, baguhin yung ating puso, magkaroon tayo ng panibagong pananaw sa buhay, magkaroon tayo ng panibagong direksyon, at kung saan ang ating bawat galaw, ang ating bawat isipan ay nakaangkla doon sa salita ng Panginoon. Yun ang kanyang naisin. Ang Panginoon lamang nakakaalam kung ano ang mas mabuti para sa atin. The only reason why people tend to live a miserable life is they tend to live a life apart from God. Yan din ang aking karanasan noong araw. Mahalaga sa akin kung ano yung masarap, kung ano yung nakakasaya, yun yung dapat kong gagawin. Nakakalimutan ko na habang yun ang sinusunod ko, lalong napapariwara yung aking buhay. Kaya purihin ang Panginoon sapagkat dumating sa punto na kung saan ako'y kanyang kinatagpo. Pinakita ng Panginoon na hindi anumang bagay, hindi anumang relasyon na maaaring magpagbibigay ng kasiyahan sa puso ng isang tao. Sapagkat ito'y magbibigay lamang ng kahungkagan. The only time and the only opportunity na magkaroon ng kasiyahan sa puso ng tao, kanyang buhay sa Panginoon Hesus, kung saan ang kanyang pamantayan sa buhay ay alinsunod doon sa salita ng Panginoon. Kaya mahalagang paalaala po yan sa atin, mga kaibigan, mga kapatid. Kung kayo man ay hindi po nakakilala sa Panginoon, mahalaga, ikaw ay magkaroon ng pagpapasakop sa Kanya. Mahal ka ng Panginoon at naayisin ng Panginoon, magkaroon ka ng buhay ng walang hanggan. Kung sakasakaling yan man ang iyong naisin, maaari mo kong sundan sa panalangin ito at sabihin mo, akuin mo ang panalangin ito sa harapan ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa kapahayagan ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, ay pinakita ninyo na ikaw lamang ang tanging makapagbibigay ng kapayapaan, ng kasiyahan sa bawat puso. Panginoon, binubuksan ko aking puso at tinatanggap si Jesus bilang personal na Panginoon at manliligtas. Mula ngayon, ikaw na ang maging Panginoon ng aking buhay. Maraming salamat. Ito ay aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili tayong nananalangin. Panginoon, maraming salamat sa lahat po ng nanonood ng video na ito. Lalo tigit, Panginoon, maraming salamat sa mga tumanggap kay Jesus bilang kanilang personal na Panginoon at maniligtas. Panginoon, hayaan mo lamang na yung banal na Espiritu ang siyang patuloy na kumilo sa kanilang puso, magkaroon po ng naisin, magkaroon po ng kauhawan ng mga bagay patungkol sa iyo.
Panginoon, maraming maraming salamat. Hayaan mo lamang po na yung banal na Espiritu at siyang kumilos sa kanilang mga buhay at lumago ang kanilang buhay pananampalataya. Panginoon, para sa the rest of us, O God, lalo tigit ang mga mananampalataya ng Panginoon, Lord, inihiling po namin na patuloy mo kaming kaugnayin. Hayaan mo, Panginoon, na sa panahon po ng aming pong panalangin, katagpuin niyo po kami amang banal. Hayaan niyo po yung salitang patuloy mangusap sa amin upang sa gayon malaman po namin ang mga bagay na naisin po ninyo na aming pong gagawin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkatunay nga po na kami ay inyo pong inihahanda sa muling pagbalik iyong bugtong anak na si Jesu Kristo. Tinataas namin sa inyo ang lahat ng aming mga pangailangan. Itinataas din namin sa inyo, Panginoon, ang lahat po ng aming mga mahal sa buhay. Nasa man sila ngayon, ano man ang kanilang pangailangan, Panginoon, katagpuin niyo po sila. Panginoon, hayaan mo po na lumalim din po ang kanilang buhay pananampalataya. Maraming maraming salamat. Ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba ay binabalik namin sa inyo sapagkat tunay nga Panginoon, ikaw lamang ang karapat-dapat ng lahat ng ito. Ito ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyariang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.